Pagbiyahe ng mga buhay na baboy sa iba't ibang lugar sa Bicol Region hinigpitan dahil sa kaso ng African Swine Fever. May detalye live si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Chris, dahil sa mga naitatalang kaso ng African Swine Fever sa Bicol Region, hinikayat na ng Department of Agriculture Bicol ang mga LGU at mga hog raisers na mahigpit na ipatupad ang biosecurity protocols para maiwasan na ang patuloy na pagkalat ng naturang virus. Halos isang buwang gulang na ang mga alagang biik ni Benjamin Hornala ng San Roque sa bayan ng Bula, Camarines Sur. Hindi nito hinahayaang may makalapit na ibang tao sa kanyang babuyan dahil sa pinapatupad niya na biosecurity protocols para maiwasan ang African Swine Fever o ASF. Dahil ito sa pangamba ni Benjamin na baka maapektuhan ang kanyang mga alagang baboy, lalo na at may mga naitalang positibong kaso na naman ng ASF sa kanilang bayan. Inandalawang po tabo, mas malulugi po kaya ni. Perang taon, perang bulan na inalat. Sayang man po kung madalikan virus. Sa tala ng Department of Agriculture, Bicol isang bayan ng Bula sa nadagdag sa 11 ng mga bayan sa Bicol Region na may aktibong kaso na rin ng ASF. Ito'y matapos magpositibo sa laboratory test ang mga sample na kinuha sa mga baboy sa lugar. Noong nakaraang linggo, nagsagawa lang ang Municipal Agriculture's Office ng depopulation sa halos 120 na biik sa Barangay San Ramon. Layunin nito na hindi na kumalat pa ang sakit sa mga karatig na lugar. May makukuha naman ang hog raisers na indemnity claim na 5,000 pesos bawat baboy na mapapabilang sa depopulation. Ipinagbabawal na rin ang pagbiyahe ng mga buhay na baboy mula sa mga lugar na may positibong kaso ng ASF. Yung mga may kaso na ASF ng mga munisipyo, hindi sila pwedeng maglabas ng mga live na baboy o mga karni sa munisipyo nila, dapat dun lang sa Blinda municipality lang. Chris, sa ngayon, sa kabila ng mga ASF cases sa Bicol Region, tiniyak naman ng Department of Agriculture Bicol na hindi ito makakaapekto sa presyo at supply ng karneng baboy na nabibili ngayon sa mga public market na naglalaro sa 320 pesos per kilo. Chris. Maraming salamat, Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia.